Inilunsadan ng Philippine Statistics Authority ang Digital National ID ngayong Linggo. Ito raw ay gagana na rin katulad ng isang physical o hard copy ng ID. Para alamin po ang tamang paggamit nito, makakausap natin si PSA Assistant National Statistician Emily Pagador. Magandang hapon po, Ms. Emily. Magandang hapon po sa iyo, Ms. Ruth Cabal, and sa ating mga kababayan. Happy Independence Day po sa ating lahat. Happy Independence Day din po, ma'am. Pakikwento lang po sa amin, ano ba itong inilunsad nyo na Digital National ID? Okay. Ang Digital National ID po ay isang format po ng ating National ID. So, nung mga nakaraan, meron na tayo yung PVC, yun yung plastic, and then may papel din po tayo na in-issue. Ngayon po, itong Digital National ID ay another format of our National ID that can be downloaded through our mobile phones or smartphones po. Mm-hmm. Paano po yan gagamitin? Anong impormasyon ang kailangan? Dapat ba meron kang parang number ng mismong ID mo? Or ano pong details ang i-input nyo? At saang website or app po ba yan? Dahil ang kailangan lang po ay yung demographic information ng tao. So yung kanyang full name, first name, middle name, and last name, plus ang kanyang birth date po. After po niya ma-input yung mga information na yon, magkakaroon po tayo ng liveness check para i-verify kung siya nga yung nagki-claim ng ID na yon. So, yun po, i-match yun sa ating National ID Registry para malaman. Pag nag-match yung demographic at saka yung kanyang facial authentication, dun po makikita niya na ma-access niya na ang kanyang Digital National ID. So parang ma-generate na po yan. Ano po bang itsura niyan? May QR code po ba yan? At saan yan pwedeng magamit? Okay. Ang itsura po niya para lang din po siyang yung ating physical ID cards, physical national ID cards, at saka yung nasa papel. Ganon din po ang itsura niya. May QR code din po ang ating digital national ID para ma-ensure na kapag i-verify yung ID, yung authenticity niya, makikita po natin kung ito ay peke or totoo na nanggaling sa National ID Registry. Yun nga po yung sasabihin ko na parang paano makakasiguro na hindi na tamper yan or hindi yan peke. Sinasabi niyo talagang kailangan lumabas yung QR code, no? At yes, ma-verify kung saan mang ahensya gagamitin yan. Opo. Meron po tayong application din. Nung yung nilaunch natin yung Digital National ID, kasama rin po nating nilaunch yung National ID Check. Mm-hmm. Ito po yung tool na gagamitin para ma-ensure yung authenticity ng Digital National ID and pati na rin yung ibang mga IDs natin katulad yung mga PVC at saka paper format po ng National ID. So ibig sabihin po, pag may mga ahensya ng gobyerno na hihingi ng ID, pwede pong ipresenta na lang yung Digital ID. Ganon din po yung function niya as the hard copy na, or the plastic ID? Yes po, pareho lang po sila ng function. Kailangan tanggapin din po ito ng mga ahensya, government and private sectors. Nag-release na po kami ng public advisory kung paano po i-accept ang Digital National ID. At ang kanyang visa ay kapareho din po nung nasa PVC at yung nasa papel. Mm-hmm. Pwede po ba yan i-print tapos halimbawa ipapalaminate mo? Hindi po kisinama doon kasi Digital National ID nga po siya. However, habang piniprepare po namin yung facility para talagang ma-download sa smartphone, pwede po niyang i-screen capture yung nandun sa website at yun po ang ipresenta. So lagi bali mong dadalhin yung phone mo para yun ang ipapakita mo yung QR code doon, ma'am? Opo. Ma'am, tinry ko po kasi kanina sa isang doon sa mismong website, pero nakalagay po kasi doon under maintenance eh. Na-check niyo po ba yan? Oo. Ina-ensure lang po natin na sa mga susunod na mga araw, hindi magkakaroon ng aberya yung pag-access sa ating website sa national-id.gov.ph. Mm-hmm. Kaya po baka kanina is under maintenance siya. So, we're just ensuring that. And then, for the succeeding days, maaayos na po ito. Pero pwede naman po mag-download ng app?
Yes, meron din po ang ating digital national ID is also accessible via the eGov app. So kapag dinownload po nila yung eGov app through that application po, kaya po ma-access din ang ating digital national ID. So dalawa po yung means to download it. One is through the national-id.gov.ph na link or website link, and yung isa pong pamamaraan ay through once na din dinownload nila yung eGov app po at install ito sa kanilang smartphone. Ms. Emily, paano po yung halimbawa, kunwari, nabisuhan po ba yung mga government agencies na tanggapin na po yung ganitong ID, or halimbawa yung private naman, yung mga banko po ba, nasabihan na sila? Opo, meron na po tayong abiso na ipinakakaalat ngayon para tanggapin itong ating digital national ID. Since pareho po sila ng pareho po ng visa nito with the one in the plastic and the paper, kailangan po nila itong tanggapin, at kapag hindi po ito tanggapin, may karampatan din pong penalty ito na naaayon sa RA 11055. Kumbaga, pati sila alam na rin nila kung paano tumingin na ano, no, na original, authentic ito. Kung mag-a-apply ka ng mga mahalagang dokumento, halimbawa passport, can you use this as your ID rin para ipipresenta sa ganyang application or mga visa? Yes po. Opo. Yes po, pwede po nilang gamitin ang digital national ID. However po, meron din po kaming ni-launch nung June 10 na yung National ID E-Verify. Ito po yung platform kung saan pwede pong mag-integrate ang mga ahensya, pribado o sa gobyerno, para magamit po nila yung mga authentication services na mas may higher level of assurance. Ito po, talagang gagamitin yung biometric information at nakakonect, pwede ito i-connect dun sa mismo application ng mga ahensya po. Siguro huli na lang, update na lang po doon sa mismong mga hard copies naman, kasi alam ko yung iba mas gusto pa rin nila talaga na meron po sila ng plastic ID. May backlog pa po ba, at paano po yung mga hindi pa rin po nare-release hanggang ngayon? Okay. Sa ngayon po, nakapag-register na po tayo ng 87.6 million na mga kababayan. Ngayon po, ang meron pong national ID number na ay 83.6 million. Dito po sa numero na ito, 54.7 million na po ang naimprenta na mga IDs, plastic. Tapos po, nakapag-issue na rin tayo ng 45.6 million na yung nasa papel. Tuloy-tuloy lang din po ang ating pag-imprenta ng mga IDs, plastic or papel. Yung para sa plastic po, of course, it has to go through a process, kaya medyo matagal. Pero makakaasa po kayo na lahat makaka-receive po ng kanilang PDC na ID. At kung kailangan na talaga nila, ito po yung pagkakataon para magamit na rin nila at ma-experience nila yung benefits ng pag-register sa national ID, access po nila ang kanilang digital national ID po. Marami pong salamat kay PSA Assistant National Statistician Emily Pagador. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.